Isang magandang buhay po mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman, doing all for the gospel. At sa ngalan po ng aking mga kasamahang pari at mga brothers at mga junior professed members ng aming pong kongregasyon, ang Society of St. Paul, dito po sa Pilipinas at sa Macau. Gayun din po sa ngalan ng mga pari ng Archdiocese of Manila at ng TV Maria, kayo po'y aming inaanyayahan na makiisa, makimisa ngayon pong ika-30 ng Hunyo 2019. Ito po ang huling linggo ng buwan ng Hunyo at ito po ang 13th linggo sa karaniwang panahon ng pagbibilang ng liturhiya ng simbahan. Ngayon po ay tinatawag po ng marami na St. Peter the Apostle Sunday, sapagkat ang intention po ng ating mga misa sa araw na ito ay kasama po yung tinatawag natin na formation, paghubog at suporta sa mga seminarista at mga clergy sa buong simbahan. Pero sa amin po sa Pauline family ay ito rin po ang dakilang araw, ang solemnity ng martyrdom ni St. Paul the Apostle na kinukonsider po naming totoong pundador at totoong ama ng aming pong charism sa Society of St. Paul. Now, kumusta na po kayo? Siyempre po ating binabati at ipinapanalangin ang ating pong mga kasambuhay, ang mga homebound na mga may sakit, lalo-lalo na po yung mga cancer patients na alam po natin, gustuhin man nila kung minsan na magsimba sa kani-kanilang mga simbahan ay medyo iba ang pakiramdam. No? Of course, we would like also to pray para po sa mga elderly, mga caregivers. Gayun din po, ang ating mga persons on duty, mga militar at police, mga doktor at mga health workers sa mga emergency rooms ng mga hospitals and ang atin pong mga libo-libo na kaugnay na mga OFWs. In a special way, yung atin pong mga seafarers, yung mga OFWs na ang trabaho po ay sa gitna ng karagatan bilang mga seaman at mga seawomen. We would like to greet and pray para po sa ating mga mission partners dyan po sa Canada, ang Brother Alex Pideris at ang kanyang buong tropa, si Dorothy Santos Merck at Annie Adorna, Emily at Dante Reyes at ang kanilang pamilya, si Joy at Alex Reyes at ang kanilang buong pamilya, si Doktora Jo Adorna Guzman at ang kanyang pamilya, at si Alicia Adorna at ang kanyang pamilya. Gayun din po, we would like to greet and pray para po sa ating mga long-time na mga kasambuhay, si Leslie Masigan, ang kanyang buong pamilya. We would like to thank them, lalo-lalo na po si Sammy sa kanya pong binigay na love offering. No? Si Tony at Lourdes Choa, si Ed at Norma Arujado, si George at Noemi Villaruz ng Villaruz and Villaruz CPAs. Gayun din po si Didith at Joey Jacob at gayun din ang Mariel Diaz dyan po sa Standard Marketing and Trading. We would like also to pray for Irma and Delio San Miguel ng kusina ni Kambal, si Corazon Ochoa at Rosita Kauyan ng Discovery Bay, Hong Kong, si Alma Gonzalez, si Romel Salvador, Gemma Candela, May Asuncion Recio, Rachel Esteban, at Leilani Palladio Himotea. Gayun din, we would like to pray for yung ating pong mga nakaibigan sa iba't ibang mga pilgrimages po natin sa Holy Lands. Kasama na po dyan ang Spell Group ng Orange Group ng March 2019. Ito po ang magkakaibigan at magkakaklase ng mga
co-pilgrims po natin galing po sa La Consolacion, Caloocan. Ang gayon din, we would like to pray for the group ng Holy Land Journeys of Faith ng October 2018. Ito naman po ay kasama sina Father Joabs, Father Charlie at Randy ng OAR Recoletos, si Father Joy ng Maryknoll Missionary sa Taiwan, at ang magkakaibigan na sina Doktora Cora Cabral, si Geraldine Lee, Grace at Jerry Lara, Marie at Joyce Brillo, si Kuya Jimmy Olaso dyan po sa Washington, si Attorney Jane San Benaventura, si Nino Molina at ang kanyang mother na si Marites, si Willie at Arlina Onglao, of course, ng Journeys of Faith, si Marites ng Journeys of Faith, ang Anton Santos at Juliet Oraila, si Mr. and Mrs. Benji Datok, at gayon din po ang grupo ni Chrissy, ni Highland, ni Rose Lisi, at ang mag-asawang Rosebel D. at William D., at ang mag-iina na Tantwiko, si Dana, si Kathleen, at si Tal, at ang mag-asawang Iris at Val Rivero, si Silvet at si Tech, at gayon din po si Grace Tan at Nonoy Tan. We'd like also to pray and greet ang Recto family, ang nagdiriwang po this coming July ng 80th birthday, ang Tito Manny Recto, at gayon din ang birthday po ng Sister Lulu Recto ay ito rin pong darating na July. Nakasama po natin ang kanilang grupo sa Holy Land noong March ng 2019. Mula naman po sa ating mga kasambuhay sa Facebook at sa YouTube ay nagpadala po ng intentions ang mga sumusunod na gusto nating bigyan ng pansin. Si Rolando Villanueva, nais niyang ipanalangin po natin ang healing at good health ng kanya pong nanay na si Avelina Ranyas Villanueva at ang kaluluwa ng kanyang kapatid na si Ronald Ranas Villanueva. Si Vicky Baculanta, nais naman niyang ipanalangin po natin ang kanyang nanay Elisa at nawa makakuha na rin po ng maayos na trabaho ito si Vicky. And ito naman po si Benjamin Senisa na nandiyan po sa Kingdom of Saudi Arabia. Good health para kay Ophelia, Felisa, Cherry Ann, Lucci, Sheila at lahat daw ng mga may sakit. And prayers for the souls of Benjamin, Lucia, Egberto, Jesse at lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio. Prayers then for peace, alay naman po ni Maria Socorro Fuentes, gayon din healing for Claro at lahat ng mga may sakit at matatanda at yung mga dying, at eternal rest para kay Evelina, Heliodoro, Maria Luisa, and all the forgotten souls. Sabi po ni Maria Socorro Fuentes. Si Evita Cam, nais niyang ipanalangin natin ang speedy recovery ng kanyang mother-in-law. At ito naman pong si Ran Tos mula po sa Jeju Island sa South Korea. Nais niya pong isama sa ating misa ngayon ang intentions para po sa kanyang tatay na may Parkinson's disease. Si Verna Cruz, ito ang sabi niya, nawa magka-baby na raw sila ng kanyang husband para po sa taong ito, para kumpleto na po ang kanilang love story, sabi niya. No? Ito si Verna Cruz. Si Joseph Baredo, prayers para po sa kanyang brother na may sakit. Hindi ko alam kung itong brother niya o siya ang OFW sa Dubai.
Medyo hindi po maayos ang kanyang pagkaka-refer sa kanyang text. But anyway, would like to pray for the intentions ni Joseph Barredo at ng kanyang brother. Si Luella Rosal, nakikisambuhay po sa atin mula sa Hamilton, New Zealand. At gayon din naman si Petronila Kirapas ay galing naman po sa Montreal, Canada, ang kanya pong message at prayers para sa kanyang nanay na may sakit sa paa, no? Si Reyes Arguero ay humihingi po ng gabay para sa pamilya. Siya po ay nakikisambuhay sa atin mula sa Daman, Kingdom of Saudi Arabia. At si Eli Martinez naman, sabi niya naway pagalingin ng Panginoon ang kanyang nanay, brother, sisters sa mga nararamdaman nila, lalo-lalo na po at inaalala po ni Eli na siya po ay malayo sa kanila. Si Leomar Blasco, prayers naman po para sa eternal repose ni Rodolfo Hison. Si Jocelyn Perez Cabrias, prayer intention para po kay Tricia Senoha. Yan. Si Marciale Escalicas Razon. O, Escalicas. Medyo kakaibang apelyido, no? Prayers para po sa healing ni Elena Escalicas. Ang ating pong ex-seminarian na si Francis Monsanto the First ay nais pong mag-alay ng panalangin para sa eternal repose ni Katarina at ni Estrelita. Si Elizabeth Mendoza Guevara ay nais namang ihingi ang patnubay ng kanyang pamilya sa kanilang mga gawain at gayon din sa mga nag-iiskwela sa mga members ng kanilang pamilya. Guidance pa rin po kanya. Prayers naman po para sa 6th birthday ng daughter ni Fidel Dungka Lakindanum. Yan. For her health, physical, mental, and spiritual health. Yan. Yan pong ilan sa mga prayer intentions na dumating po sa atin para sa 13th Sunday na ito in honor of Saints Peter and Saint Paul. At tama naman po ang atin pong mga readings para po sa linggong ito ay tumatalakay sa buhay ng mga followers of the Lord. Alam niyo po, ito si Peter and Paul na atin pong ginugunita for this particular Sunday ay mga matitinding halimbawa ng pagiging followers po ng Panginoon. Ito pong si Saint Peter ay minartir sa pamagitan ng kanya pong pagkapako ng pabaliktad na krus. At ito naman po si San Pablo ay minartir sa pamagitan ng pagpupugot ng kanyang ulo. Kaya nga may hawak siyang sword, no? Sa kanya pong mga iconography. Now, dito po sa ating mga readings for this Sunday ay unang-una ipinoportray, inilalarawan po sa atin na ang isang tagasunod ng Panginoon kailangan marunong siyang magkaroon ng experience of living and of living. Ayan. Medyo magkadikit po yun, no? The experience of living, meron pong iniiwan, and of living. Ibig sabihin, yung bang natututunan niya ang isang buhay. At yan po ang inilalarawan ng ating unang pagbasa sa Lumang Tipan, Aklat ng Mga Hari, ang kwento ho ng dalawang propetang si Elijah at si Elisha. Si Elijah at si Elisha parehong propeta. Si Elisha po ay tinawag upang sundan at palitan ang propetang Elias, no? Si Elijah. At yan po ang unang
ipinakita ni Elijah kay Elisha. Gusto mo sumunod? Dapat marunong kang lisanin. You have to leave your father, your mother, the fields, the ox, yan. Meron kang iniiwan. But you must also know how to live. Paano mabuhay? Kaya nga ito si Elisha, kailangan munang maging attendant, maging talagang apprentice, tagasunod po neto pong si Elijah, no? So in the life of a follower, ganyan po, no? And then sa second reading, Galatians chapter 5 verse 1 verse 13 to 18, dapat sabi doon naman ng Apostol San Pablo, you should know how to live in freedom, the freedom of the Spirit. Huwag kang legalistic. Yan. Alam niyo si Pablo po, bago siya maging Kristiyano, siya po ay Pariseo. Ang mga Pariseo, mahilig sa mga nitty-gritty ng batas. Pero ano sabi ni Pablo sa second reading, you have to know how to be guided. You have to know how to live in the Spirit. At ang ibig sabihin nun, freedom. Freedom, hindi po yung gagawin mo ang gusto mo, kung hindi malaya ang kalooban mo upang sa ganon ikaw ay makapaglingkod sa Diyos, makapaglingkod sa iba. So, ang ganda po niyan, ano? So you cannot be a follower of Christ, a follower of the Lord, a follower of the church, kung ikaw po ay merong mga attachment, masyadong attachment. That reminds me, you pray for us po sa Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau, kasi po itong mga araw na ito talagang kami po ay naglilipatan ng mga assignments at mga community assignments. E alam niyo po, hindi ganong kadali ang hakutan, ang lipatan, no? Lalo-lalo na kung medyo napamahal ka na rin at tumagal ka na sa isang lugar, sa isang assignment, siyempre, hindi ganun kadali. It's not that easy to be free, no? To be free in your heart, to be free in your mind, to take up something new. Now, beyond that, sa atin naman pong gospel reading, ay isa pa pong napakagandang reminder naman about being a follower. Sabi po ng Panginoon, dapat merong kang sense of adventure, sense of newness. Yung bang marunong kang humarap sa pagbabago at mga bagay na bago, na may sense of adventure. Sabi nga po ni Lord sa gospel ngayon, yung foxes, may mga den. Yung mga birds, may mga nest. Pero sabi niya, but the Son of Man has nowhere to lay his head, at maliban niyang kanya, huwag kang lingon na lingon. Kung ikaw ay nag-aararot, lingon ka na lingon, abay, hindi ka matatapos. Hindi mo magagawa ang dapat mong gawin. Kaya kanya, no one who sets a head on the plow and looks to what is behind is fit for the kingdom of God. No? So talagang kailangan may sense of adventure ang isang follower, no? Para sa ganon, matuto ka ng mga bagay na bago. To be teachable, you have to know how to open to newness. At sana po yan ang ipanalangin po natin para sa bawat isa sa atin, na ang ating buhay Kristiyano at buhay pananampalataya ay isang buhay ng adventurous disciple, adventurous follower. Yung bang hindi ka po nagpapasakal at hindi ka nasasakal, bagkus ay hinahayaan mo na ang udyok ng Espiritu Santo ang siyang mangibabaw sa iyo pong buhay. Okay, so narito na po ang ating banal na misa ngayong pong huling linggo ng buwan ng Hunyo. Pangungunahan po tayo mula sa oratorio ni Maria Reina ng mga Apostol ni Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. Thank you.
the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. The Gospel presents Jesus as determined to journey to Jerusalem, the city of his destiny. There he will undergo his exodus, his liberation of the people by his passion, death, and resurrection. Not even the close-mindedness and rejection of the Samaritans can stop him. The Lord expects the same kind of decisiveness from his followers. Proclaiming the kingdom of God is so important that everything else should only be secondary to it. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart, Lord have mercy. Lord have mercy. You came to call sinners, Christ have mercy. Christ have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us, Lord have mercy. Lord have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, who through the grace of adoption chose us to be children of light, grant, we pray, that we may not be wrapped in the darkness of error, but always be seen to stand in the bright light of truth. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the first book of Kings. The Lord said to Elijah, "You shall anoint Elisha, son of Shaphat of Abel-Meholah, as prophet to succeed you.
Elijah sent out and came upon Elisha, son of Shaphat, as he was plowing with 12 yoke of oxen. He was following the 12th. Elijah went over to him and threw his cloak over him. Elisha left the oxen, ran after Elijah, and said, "Please, let me kiss my father and mother goodbye, and I will follow you." Elijah answered, "Go back. Have I done anything to you?" Elisha left him, and taking the yoke of oxen, slaughtered them. He used the plowing equipment for fuel to boil their flesh, and gave it to his people to eat. Then Elisha left and followed Elijah as his attendant. The word of the Lord. Thanks be to God. You are my inheritance, O Lord. You are my inheritance, O Lord. Keep me, O God, for in you I take refuge. I say to the Lord, "My Lord are you." O Lord, my allotted portion and my cup, you it is who hold fast my lot. You are my inheritance, O Lord. I bless the Lord who counsels me. Even in the night, my heart exhorts me. I set the Lord ever before me. With him at my right hand, I shall not be disturbed. You are my inheritance, O Lord. Therefore, my heart is glad and my soul rejoices. My body too abides in confidence, because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. You are my inheritance, O Lord. You will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delights at your right hand forever. You are my inheritance, O Lord. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, for freedom Christ set us free. So stand firm and do not submit again to the yoke of slavery. For you were called for freedom, brothers and sisters, but do not use this freedom as an opportunity for the flesh. Rather, serve one another through love. For the whole law is fulfilled in one statement, namely, "You shall love your neighbor as yourself." But if you go on biting and devouring one another, beware that you are not consumed by one another. I say then, live by the Spirit, and you will certainly not gratify the desire of the flesh. For the flesh has desires against the Spirit, and the Spirit against the flesh. These are opposed to each other, so that you may not do what you want. But if you are guided by the Spirit, you are not under the law. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. When the days for Jesus' being taken up were fulfilled, he resolutely determined to journey to Jerusalem, and he sent messengers ahead of him. On the way, they entered a Samaritan village to prepare for his reception there, but they would not welcome him because the destination of his journey was Jerusalem. When the disciples James and John saw this, they asked, "Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them?" Jesus turned and rebuked them, and they journeyed to another village.
As they were proceeding on their journey, someone said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens, and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head." And to another he said, "Follow me." But he replied, "Lord, let me go first and bury my father." But he answered him, "Let the dead bury their dead. But you go and proclaim the kingdom of God." And another said, "I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home." To him Jesus said, "No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the kingdom of God." Sisters and brothers, my dear friends, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang araw po sa ating mga kasambuhay sa iba't ibang dako ng mundo na kasama po nating nagdiriwang ng misa ngayon. Nito pong nakaraang linggo ay sunod-sunod yung ating mga special occasion sa simbahan. Kung natatandaan ninyo, nung nakaraang Lunes ay kapistahan ni St. John the Baptist. Noong Biyernes naman po ay dakilang kapistahan ng Sacred Heart of Jesus. At noong Sabado ay kapistahan ni St. Peter and Paul. Ngayon pong araw na ito ay karaniwang linggo sa taon, 13th Sunday. At napakinggan po natin sa ating second reading kay St. Paul, sabi niya, importante na makita natin na tayo ay mayroong freedom. Pero ang freedom pong tinutukoy ni St. Paul ay hindi yung pwede mong gawin kahit na anong gusto mo. Hindi po yung unbridled kind of freedom na walang responsibility. Ang totoo daw pong malaya ay kung ginagamit mo ang iyong kalayaan sa pagsunod sa Diyos. Ito yung tunay na kalayaan na malalasap natin kapag ginagawa natin ang bagay na ibinigay sa atin, iniatang sa atin mga balikat ng Panginoon. Kaya maliwanag po yan kay St. Paul. Nung una, siya po ay nagpatali sa batas. Yun ang palagi niyang sinusunod. Pero noong napakilala sa kanya si risen Christ along the road to Damascus, nabago na po yung takbo ng kanyang buhay. Palagi na lamang niyang sinusunod kung ano ang kalooban ng Diyos. At yun ay nalalaman niya sa pamamagitan ng pakikinig, pananahimik, pananalangin. Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan natin kung paanong mayroong tao na tinawag na maging malaya. Ito pong taong ito ay ubod ng yaman, si Elisha. Marami po siyang mga hayop na alaga. Siya po ay nag-farm. At isang araw, siya ay bigla na lamang nagulat kasi binigyan siya ng balabal, niligyan siya ng balabal ng isang propeta na ang pangalan ay si Elijah. At ang balabal po para sa kanila ay sagisag ng continuation ng isang tao. Parang ako na rin yan na kumulapol sa iyo kapag niligyan kita ng balabal. At ang sabi ni Elisha, "Sandali, papaalam muna ako sa amin." Nagpatay mali siya naman itong si Elijah. Sabi, "Bakit? Inaano ba kita?" At dire-diretso lang ng kanyang biyahe itong si Elijah. Kumbaga sinasabi ni Elijah, "Ang ipinapagawa sa akin ng Diyos, gagawin ko. Dire-diretso ako. Sumunod man si Elisha o hindi. Basta importante nagawa ko." Kasi ang sabi ng Panginoon kay Elijah, "Uy, yung mga araw mo malapit na matapos. Time's up. Kukunin na kita. Pero may papagawa ko sa iyong misyon. Kailangan tawagin mo muna si Elisha para maging kahalili mo." Ito po yung naging maliwanag para kay Elijah. Kung ano yung pinapagawa ng Diyos, gagawin ko. Kaya dire-diretso lamang siya. Ito namang si Elisha, napakaganda rin ng ginawa.
Pagkatapos makapagpaalam sa kanilang bahay, kinuha yung pamatok doon sa mga hayop na alaga niya, yung kasi siya'y nagsasaka, yung mga yoke, no, sa kanyang oxen, yung mga kahoy, ginawa raw niyang pandikit sa kalan, sa apoy, para nang sa gayon, mailuto yung ilang hayop na alaga niya. Nagkaroon kasi ng despedida party. Yan ang ginawa ni Elisha. So talagang itinaga na ni Elisha na dito ako tinawag ng Diyos, wala na akong pwedeng balikan. Yung aking pantrabahong hayop, yung aking pantrabahong mga pamatok, sinunog ko na. Ibig sabihin, tapos na ako dyan. May bago na akong buhay. Ganyan po ang nangyayari sa mga kapatid nating OFWs, oras na magpasya ng mga ibang bayan. Hindi po pwedeng urong-sulong kasi mas mahihirapan ang kalooban. Siguro mga kapatid nating kasama natin ngayong nagdiriwang ng misa, maiisip nyo yung panahon nung una kayong umalis sa Pilipinas o kahit ngayon. Kasi alam ko marami sa inyo pabalik-balik, pero oras na kayo ay nasa airport na, ang talagang pasya ay gagawin ko to para sa mga mahal ko sa buhay. Dire-diretso na. Hindi na yung urong sulong. Kasi ikaw rin ang mahihirapan, pati mga mahal mo sa buhay. Na kailangan maliwanag sa iyo, gagawin ko to. Gagawin ko to para sa mga mahal ko sa buhay. Ito rin po ang sinabi sa ating ebanghelyo ngayong araw. Ito pong first reading actually ay paghahanda para sa ating gospel. Kung paanong sinabi rin ni St. Paul sa ating second reading na kinakailangan maging malaya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito po nakita natin kay Jesus mismo. Siya po'y malapit nang papunta na siya sa Jerusalem kasi malapit na niyang sapitin ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan. At sila po ay dadaan sana doon sa bayan ng mga Samaritano, kaya lang ayaw silang papasukin dahil alam naman ninyo, mga Samaritano ay kalabang mortal ng mga Hudyo. Eh, dalawang magkapatid, si James and John, umuusok ko ang ilong nila sa galit. At ang sabi nila sa ating Panginoong Jesus, ano gusto mo, boss? Pugnawin na natin itong bayang ito. Eh, merong sinabi si Jesus, kung natatandaan ninyo, sabi niya, whoever lives by the sword shall die by the sword. Ayaw ni Jesus na tatapatan yung rejection ng ibang tao ng rejection din. Yung violence ng violence, ng galit, ng puot. No? Kasi alam ni Jesus, walang katapusan itong sama na mangyayari kapag ganito. Kaya itinuro ni Jesus sa atin kung paano tayo dapat humarap kapag kung minsan tayo ay tinatanggihan, hindi tayo tinatanggap ng ating mga kapwa. Hindi para tayo gumanti, hindi tayo para maghigante, kung hindi ang sabi dito ni Jesus, pumunta na lang tayo sa ibang daan para nang sa gayon manatiling payapa ang buhay ng lahat. Pagkatapos, habang po sila'y naglalakad, saka naman may lumapit na presentado kay Jesus, gustong sumunod. Pero ipinaliwanag ni Jesus, oy, kung susunod ka sa akin, katatapos lang namin ma-reject doon, no, sa bayan ng Samaria. Dapat mo malaman kapag susunod ka sa akin, the Son of Man has nowhere to lay his head on. No? Ibig sabihin, malaman-laman siyang matutuluyan. No? Wala siyang maipagmamalaking, masasabing sariling kanya. No? Kaya ang tiwala ay ibibigay lamang niya sa Ama. Kung gusto mong sumunod, kailangan na nakahanda ka sa ganung klaseng buhay. At sabi naman ng isa, dahil lang sabi sa kanya ni Jesus, ikaw, sumunod ka sa akin. Yung isa presentado, ito naman, sinabihan talaga ni Jesus. Si Jesus ang nagsabing sumunod ka sa akin. Susunod daw siya, kaya lang obligasyon muna sa pamilya ang uunahin.
kasi sabi, ililibing ko muna po yung aking tatay. Para sa mga Hudyo kasi yun ang pinakadakilang obligasyon ng kahit na sinong anak, yung ilibing muna ang kanyang mga magulang. Pero ang sabi ni Jesus, kahit na yung totoong at legitimate need to fulfill one's duty towards one's parents, kinakailangan talikuran. Dahil ang number one na susundin palagi, kalooban ng Diyos kung papipiliin tayo. Pangatlo at huli ay itong isang tao na nagpresenta kagaya ng una, susunod kay Jesus, pero ang sabi niya, magpapaalam muna ako sa amin. Magbabaybay muna ako. Siguro kung kayo mag-iisip, di ba napaka-natural lang naman nun? Pero alam niyo, sa puntong ito, si Jesus kapag magsalita, nagsasalita siya ng kagaya ng isang karaniwang Hudyo na marami siyang tinatawag na exaggeration. Para maintindihan at para matandaan ng kanyang kausap, yung kanyang sinasabi, palagi niyang ine-exaggerate, no, ang kanyang sinasabi. Kaya ang sinasabi niya dito ay, kapag ikaw'y sumunod sa akin, hindi ka po pwedeng lilingon-lingon. Hindi mo pwedeng lingonin yung nakalipas, yung iyong former kind of life. Kung natatandaan ninyo, yung asawa ni Lot sa Lumang Tipan, noong ang Sodom, city of Sodom, ay pinupugnaw na ng Diyos. Abilin-bilinan, mahigpit na bilin ng Diyos, huwag kayo niyang lilingon. Huwag yun na lilingonin yung pinanggalingan ninyo. Kasi yung pong paglingon na yon, yun ay very symbolic ng kung ano yung laman ng puso para bang nangihinayang ka pa kung ano yung maiiwan mo doon. Parang meron ka pang gustong balikan. Pero ang sabi ng Panginoon, pag sumunod ka na sa akin, cut na yung nakalipas. Pag ex na, wag na balikan. Kaya nga ex eh. No? Hindi na binabalikan. Hugot. No? Kaya kapag ex na, hindi na binabalikan. Former kind of life. Ganun si St. Paul. Yun ang kanyang former kind of life. To persecute Christians. Pero nung nagbago na ang kanyang buhay, dire-diretso na. Sa mga tuwid, ang sinasabi lang po sa atin dito ni Jesus, meron tayong tinatawag na spirit walk. Ang nagpapaandar sa buhay natin, Espiritu Santo. At meron ding yung lumang buhay na flesh walk. Ang nagpapaandar sa buhay natin ay laman. Yung pansanlibutan lamang. Pero dahil kapag sinabi mong ikaw eh, nakita mo na ang Panginoon, kasama mo na ang Panginoon, maglalakad na raw tayo ayon sa paggabay ng Espiritu Santo. Hindi raw po pwedeng dalawa. Pipili lang ng isa. At kung ikaw ay naglalakad na sa Espiritu ng Diyos, malayang malaya ka. Hindi dahil magagawa mo nga kung ano, kahit na anong gusto mo, kung hindi, ang ginagawa mo ngayon, alam mo, dahil ayon sa Panginoon, kaya lahat ay makakaya mo na. Anumang hirap ang iyong harapin. Tumayo po tayo at sama-sama nating dasalin ang ating pananampalataya. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father, through him all things were made. For as men and for our salvation he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets.
I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Amen. The road to discipleship is marked by difficulties and obstacles. Let us pray to the Father that you may have the courage and perseverance to remain faithful like Jesus. As we pray, Lord, listen to our prayer. Lord, listen to our prayer. We pray for Pope Francis, bishops, priests, and deacons. May they be blessed with collaborators in the work of evangelization, forming them through Christ who is at work even today. We pray. Lord, listen to our prayer. May those who serve the country hasten to follow Jesus by reaching out to those who have no resting place, those who suffer from injustice and poverty. We pray. Lord, listen to our prayer. May those who are inclined towards destructive power strive to take the way of peace and resolve conflicts. May Jesus' words remind them that violence and hatred have no part in Christ's mission. We pray. Lord, listen to our prayer. May young people called to priestly and consecrated life have the resolve of the prophets and of Jesus to persevere in their calling. We pray. Lord, listen to our prayer. May we be worthy to bear the name Christians, joyfully accepting the reality of the cross in our lives and giving priority to the values of the gospel. We pray. Lord, listen to our prayer. Loving Father, listen to our prayer. Be with us always, so that we may remain faithful disciples of Christ your Son, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who graciously accomplished the effects of your mysteries, grant, we pray, that the deeds by which we serve you may be worthy of these sacred gifts, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For through his paschal mystery, he accomplished the marvelous deed by which he has freed us from the yoke of sin and death, summoning us to the glory of being now called a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for your own possession, to proclaim everywhere your mighty works, for you have called us out of darkness into your own wonderful light. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim.
are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Luis Antonio, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to pray. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord,
Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us with joy in our hearts offer one another the gift of Christ's peace. Peace be with you. Peace to all of you. Behold Jesus, our Lord, who calls us out of darkness into his own wonderful light. He takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to partake in this holy banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen. For those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart. Detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I am about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family and Mary be our mother too. Amen. Let us pray. May this divine sacrifice we have offered and received fill us with life, O Lord, we pray, so that bound to you in lasting charity, we may bear fruit that lasts forever,
Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Please bow your head and pray for God's blessings. May the blessings of the Lord be upon you. The blessings of the Father and the Son. And may the Spirit of God, the Spirit of love, be with you all the way. May Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go in the peace and love of Jesus and Mary. Thanks be to God. Maraming maraming salamat kay Father Paul Marquez sa kanya pong pangunguna ng atin pong banal na misa, pasasalamat natin sa huling linggong ito ng Hunyo. At ngayon naman po'y tayo'y tutuloy sa atin pong pabaon na katekismo na ngayon naman po'y hinahango natin sa kakaibang encyclical ni Pope Francis, ang Laudato Si, ang kauna-unahang encyclical ng Santo Papa tungkol sa ecology at pangangalaga ng kalikasan. So, marami tayong natutunan sa mga una po nating katekismo. Nasa number 13 po tayo netong Laudato Si ni Pope Francis, at dito sinasummarize po niya ano ba ang urgent challenge ng atin pong creation spirituality. Kung tayo po ay tinitignan natin ang buhay pananampalataya, kaugnay, kakambal ng tunay na pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa lahat ng kanyang nilikha. Ang sabi po ni Pope Francis, the urgent challenge is to protect our common home. Yan. So, ang buong mundo, ang buong sansinukuban, sabi nga ng matatanda, ang buong kalikasan ay atin pong tahanan. No? So, dapat meron tayong malasakit sa ating tahanan. Kung paano yung tahanan nyo, gusto nyo maayos, malinis, lahat nasa lugar. No? So, dapat ganun din po ang tingin natin sa kalikasan, hindi yung inaabuso natin. Pangalawa, sabi po ni Pope Francis, to bring the whole human family together to seek a sustainable integral development. Hindi naman po ibig sabihin na sapagkat ikaw ay makakalikasan, ikaw ay kalaban ng pag-unlad o development. Sapagkat ikaw ay makakalikasan, kailangan wala ng mga itatayo na mga bago. Doon na lang kayo sa panahon ni Baroque. Hindi po yun ang ibig sabihin. There can be development that can jibe with and harmonize with the law of nature. Ang sabi lang po ni Pope Francis, kailangan lang ng new conversation. No? Bagong pag-uusap, bagong kaisipan, bagong dialogo, upang sa ganon, makita natin paano po natin i-harmonize ito pong kalikasan bilang common home natin na dapat po nating i-treasure, dapat nating i-preserve para sa mga susunod na henerasyon, at paano rin sa pamagitan ng iba't ibang biyaya ng kalikasan, we can also sustain
the development that has been part of human civilization for a long period of time. Yon. So, ang mahalaga po dito, sabi niya, is to examine our motivations. Yan. Motivations. Kasi kadalasan po, ang nagiging problema natin ay kung ang atin pong motivation sa development ay pagiging sakim, pagiging makasarili. Yung sarili ko lang kabutihan, kapakanan, ang iniintindi ko. Pera. Mukhang pera ako. Lahat ng makikita ko sa kalikasan ay kinoconvert ko sa pera. Talagang magkakaroon tayo ng problema sa development. So, kailangan daw po examine your motivation and in the process, kailangan natin ng bagong edukasyon tungkol po sa tinatawag po natin na ecology. And above all, sabi ni Pope Francis, lahat ng bagay sa mundo, dapat natin tignan na interrelated ang kwento ng kalikasan, cosmos, kung tawagin po ng iba, ang kwento ng kalikasan at paano po natin pinapahalagahan, paano po natin pinapaunlad ng may malasakit ang planeta, ang kalikasan, kanya, yan ay kaugnay din, paano din ang ating pagmamalasakit sa mga may hirap. Tignan nyo ha. Sa mga may hirap, kasi sabi po ni Pope Francis, ang unang naapektuhan ng problema ng kalikasan, hindi naman yung mayaman eh. Yung mahirap. Yung mayaman, maraming bahay. Kung nasira yung isang bahay sa Baguio, ay may bahay pa sa Tagaytay. Kung nasira yung bahay sa Tagaytay, ay may bahay pa dyan, somewhere there in Pasig, malapit sa fault line. Yung mahirap. Kung nasira yung pinakahulug-hulugan nilang bahay sa subdivision na landslide, dahil sa hindi maganda yung pagkakaayos ng lupa doon, yung pala ay landfill, di kawawa yung tao, lahat ng investment niya for life, wala. Kaya yung po ang point ni Pope Francis, the issue of the poor, the issue of nature, the issue of the planet, kanya, they are not separate, but they are all interrelated. Kung wala nang maiisda, wala nang makukuha na malalaking salmon sa dagat, sinong una naapektuhan? Mayaman? Hindi po. Yung mangingisda na araw-araw, kailangan mangisda upang may ipakakain sa pamilya. Kaya yun po yung point ni Pope Francis. Sabi niya, hindi tayo nakikiuso lamang. Pag sinabi po natin, now is the time to take care of nature, hindi po yan uso-uso lamang. It is really a very important component of an integral way of looking at our love for people and our love for God. And tutuloy po natin ang atin pong mga discussions na ito sa Laudato Si. Yan po ang title ng document ni Pope Francis. You can Google that on the internet. Laudato Si. At ngayon naman po, kayo naman ay aming inaanyayahan na maging mission partner po, maging kasambuhay Pauline Cooperator. Sa paanong pamamaraan? Unang-una, sa pamagitan po ng inyong love offerings. Nasa screen po natin ang iba't ibang mga pwedeng gamitin na bank account numbers, pati po ang isang personalized account number para po doon sa mga bayan na medyo problema po ang pagre-remit through foundations. No? At gayon din po, I think nandyan na rin po yung ating dollar account. Kung gusto niyo pong i-deposit straight sa dollar ang inyo pong love offering. You can also be a mission partner sa pamagitan po ng promotion ninyo, no? Ng atin pong Sambuhay TV Apostolate. So, nasa screen po natin ang ating Facebook accounts na ginagamit
ang ating YouTube account, no? Ibang internet addresses na gamit po natin. Make this known to your friends abroad. Samantalang dito naman po sa Pilipinas, nasa screen po natin ang iba't ibang cable channels na gamit po ng TV Maria. You can also be a mission partner by sending us yung inyong pong feedbacks at yung inyong mga mass intentions sa ating pong dedicated text number on the screen. Sa ngalan po ng St. Paul Audiovisual Sambuhay TV, sa pangunguna po ni Father Resty de la Peña, doing all for the Gospels, iniiwan po namin sa inyo ang prayer na ito ni Blessed James Alberione to spend the week well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Bless my thoughts, affections, words, actions, that I may always please you and Jesus my God. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. Amen.